Whether you like it or not, maganda pupuntahan nito. At doon, ipinakita sa akin ng Diyos na, akala ko kasi nung nasa kulungan ako, lubog na ako eh. As in, hundreds of millions, upon hundreds of millions nung nawala sa akin. Blessed. Alam mo yun, kung makikita mo dyan sa mga sinaunang dyaryo, mga 2003, nagkaroon ng typhoon monsoon sa Pasay, mababasa mo dyan sa Manila Bulletin, nakapost pa yan. Andyan pa yan, makikita mo pa yan sa Manila Bulletin. I am with the sister of my father, Fortuna Marcos Barba. Kasama ko siya. Nalagay sa lahat ng dyaryo yan. Star, Tribune, Manila Bulletin, Balita, Taliba, Journal. Since 2007, I have started to chair the Marcos Foundation. So, parang ano yon, mag-humanitarian, pero wala pa sa puso ko pag-humanitarian nun. Basta, sasama lang ako kasi ako nga yung chairman. Parang wala pa. And then suddenly, I enjoy my life. I live an extravagant life. I have a flamboyant way of living. Mayabang ako. Ang katwiran ko isa lang. Lahat ng problema na nasusolusyonan ng pera, hindi yung problema. Yan ang pagkakaalam ko doon. Yung isang Facebook ko yung nawala, na-created ko siya since 2008. Kapalit ng Friendster. Huwag ka muna mag-ano, Jaja, huwag ka muna mag-akyat. Kasi napaisip lang po kasi ako baka okay. Yung nag-akyat. Iba umaakyat pero so, actually ganito. Wala silang background kay Wait, Sir FL. 2000, that's it. Tumutulong na ako but nung pagtulong ko nun is parang obligation lang to follow my auntie. Okay? And nabuhay ako sa sobrang rangyang buhay. Makikita mo doon sa post ko sa Facebook ko, yung nawala, na kinreate ko yung Facebook na yon after Friendster. So, sino umabot sa inyo sa Friendster? Yan. So, Friendster, napunta siya sa Facebook. Yes. Yeah. So, nandun lahat ng post ko kung ano yung nangyari sa buhay ko. And then, nawala yon. Nawala yung Facebook na yon. Yun yung pinaka-old Facebook ko. Okay? Pero tumutulong talaga ako, but hindi full-time. Kumbaga, a certain percentage of my wealth and of course, the money that belongs to the foundation. Yun yung tinutulong ko. Tapos flamboyant ako nun. Pero hindi ako nagso-social media nun. At hindi ko yung tinimedia. Ayoko. Ang napangasawa ko, Miss Universe, ha? Crown Miss Universe, Japan. That's my wife, Mayu Murakami. Siguro hindi naman para makapag-asawa ka ng Miss Universe, Crown Miss Universe, if you are nobody. Kung nasa Japan kayo, meron diyang Miss Murakami, Mrs. Kumiari nun, yung supermarket na Miss Murakami. Okay? Ang asawa ko si Mayu Murakami. And then, ganun pa rin. And then, somehow in March 15, I board the plane. My private aircraft, I mean, going to Japan every Friday. I heard an announcement from the former President Duterte that whoever has the capacity to help the fellow men because i-declare niya yung lockdown. That time, bulag ako, hindi ko alam kung ano yung sinasabing lockdown. So natakot naman ako na baka hindi ako makabalik sa Pilipinas if I travel go to Japan. So, bumaba ako ng aircraft while my wife is waiting for me at the Haneda Airport. Every Friday yon, nasa Japan ako since nung kinasal ako. And then, ayun na. It's all began hanggang sa tinanong ako ng misis ko, sinabi niya sa akin, kapag hindi mo tinigil yung ginagawa mo, I need a divorce. And then sabi ko, so be it. But I could not just sit in my panic room here at the Green Meadow, enjoying my good life, watching my people dying from hunger and suffering bought by constant distress of this world epidemic. If you cannot understand that, so be it. Yes. Jaja knows me because his father, is a friend of my people. Now, whom is also
kinakapatid of the incumbent president. And ngayon, nakaupo na siya as the ILG second in command. Yes. Pero imo, yung mga tauhan ko, nakaupo lahat ngayon sa gobyerno. Tauhan ko lang yan. Now, doon sa pamimigay ko na yon, marami akong hinamon. So, medyo sarcastic yung ginawa ko. But is that is the only way I know to awaken if there is a hero inherent to this richest guy. And unfortunately, they don't have. They don't have any heroism left in their vein. So instead, pinagtulong-tulungan nila ako just to pin me down. Ang pagkakamali nila, hinayaan nila kong umalagwa at makilala ng Pilipino sa limang magkakasunod na lockdown. I spend billions of peso on my very own pocket. The Philippines has only 1,044 municipalities and 216 cities. The Philippines also composed of 7,105 islands and a 32,000 barangay. 78% ng municipality na yon, napadalang ko ng tiglilimang toneladang bigas. Kung ang Itbulaga, merong mula Apari hanggang Hulo, yung tulong ko ng pandemic, pag nagpadala ko ng 5 toneladang bigas, may kasamang isang truck na kalabasa yon. Magmula sa Santa Teresita, Cagayan, hanggang Sambuanga, Sibugay. Oh, kaya naman, kahit anong paglubog ang ginawa sa akin ng mga matatalinong tao, biruin mo, ibinaon na nila ako sa sobrang dami ng kaso. May rebellion, may inciting to sedition, may economic sabotage. Nakita mo yung puro non-bailable na kaso, di ba? Bakit? Abi ko, ano yung inciting to sedition? Pinag-aaklas ko daw ang mahihirap laban sa mayayaman. May qualified human trafficking, merong optometry law, kasandamakmak na anti-Elias law, dahil eh, hindi naman daw ako Marcos, sandamakmak na rape, sandamakmak na estapa, puro sandamakmak, pati jaywalking meron. Grabe, no? Yes! Na ano ko violation yung ano na yun. May violation of enhanced community quarantine. Awa ng Diyos. Lahat yun na-acquit ako. Kinwestiyon nila ang pagkatao ko kaysa hindi raw ako Marcos. Para matapos ang kwentuhan, tumakbo kong senador. Kinwestiyon nila yan. And yet the Supreme Court and also the Second Division of the Comelec in Bank declared that Francis Leo Marcos' name should be written on the ballot. Lahat nung ikinaso sa akin na anti-Elias law, anti-passport law, anti-passport act, I'm just only using the name, acquitted po ako. What year was that, Sir Francis? Ah? What year was that? The same year na hinuli ko, sabay-sabay lahat yung kaso na yun. Patong-patong yun. Sabay-sabay. Yes. Ko yun eh. Yeah. Dinurog talaga nila ako. Grabe, as in, pagdating sa media, ang scammer na si Francis Leo Marcos. Sikat na sikat. Sabi ni Karen Damala, di umano ang scammer na si Francis Leo Marcos. Ngayon, binanatan ko si Karen Damala. Sabi ko, bobo ka. May doctorate ka ba? Tinanong ko si Karen Damala, may doctorate ka? Wala. O di bobo ka? Ako, dalawa doctorate ko. Sino yung scammer sa atin dalawa? Diba? You see? Gusto ko din po malaman nung ano. Kasi nakikita ko, halo-halo, di ba? Parang, yes, but... Parang lugmok nila, pero hindi nila alam na meron pang iba pong mas malaki yung pinagdaanan. So, ngayon, ganito yan. Sir Francis. Yes. Alam niyo na. Yeah. So, yung drive niya kung bakit gano'n. No. This is the only thing, nagdadrive sa akin. Alam mo yun, sabi ko, I'm giving so much not because I have so much, but I know the feeling to have nothing. Yeah. You know? From the higher echelon, nandun ako, biruin mo, nandun lang ako sa 35th floor ng opisina ko, sa Legrand. Down to libingan ng mga buhay, sa kulungan. Grabe, no? Grabe, di ba? But, you know, hindi ako binigo ng Diyos. Alam mo kung bakit? Eh, pinakita niya na sa akin yun eh. Na mawawala sa akin lahat, mawawala ang pamilya ko, mawawala yung pinakamamahal kong asawa. Biruin mo, ikinasal ako, I spend $7 million sa kasal. Nakita mo? And yet, nawala sa akin yon, yung anak ko, lahat. Pero, ipinaramdam sa akin ng Diyos kung gano'n niya ako kamahal. Binigyan niya ako ng mahigit 1 milyong Pilipino na nagmamahal sa akin.
na talagang sinamahan ako through the years. Hindi lang yon. Talagang sinamahan ako. Sinabi ko sa sarili ko, those people who are stay with me at the lowest part of my life are the only people who can eat with me at the same plate in my table. Nung natapos, kung ano yung nawala sa akin, ibinalik ng Diyos 20,000 fold. Grabe. Kung nakulong ako, ay bilyonaryo ko. Ngayon, billion. Eh ito guys, comment reaction tayo dito. Napaiyak ang mga viewers sa mensahe ni Idol Francis Leo Marcos. Ayon, comment reaction tayo dito at panoorin na rin itong susunod na video. So don't forget to subscribe, like, and share. Pa yung ibinigay sa akin ng Diyos. Kung anoon ang asawa ko, Miss Universe, na nawala, ngayon napakaraming supermodel gabi-gabi binibigay ni God sa akin. No, I'm only manifesting that the word of God is true. Ano ba yung word niya? If you love or if what you do to the lesson of his brethren, he should do it unto him. So when I love million of lesson of his brethren, then he loves me. At pinatunayan niya sa akin yung na kapag nagbigay ka ng bukal sa iyong puso, bubuksan ko ang durungawan ng langit ng grasya sa tahanan mo. At nangyari yon. Saan ka nakakita? Ikinulong nila ako, bopol ako. Paglabas ko, dalawang doctorate, pinerpek ko yung exam. You see? Nakulong ako, 3 years, 7 months, di ba? Doon sa kulungan, nag-estimate the wisdom of God. Because, you know, yeah, when God shape your life, whether you like it or not, maganda pupuntahan nito. At doon, ipinakita sa akin ng Diyos na, akala ko kasi nung nasa kulungan ako, lubog na ako eh. As in, hundreds of millions yung nawala sa akin. I lost a home, I lost my wife, I lost my wealth, I lost my sports car just to pay for my lawyer. I have a very good lawyer. And yet, ibinalik sa akin ng Diyos, beautiful woman, napaka-understanding ng mga babae. Ha? You see? Binigyan niya ako ng kayamanan na hindi ko na pinoproblema kung saan ko ilalagay. You see? So that is the reason na ipinramis ko doon sa mga Pilipino Family Club, doon sa FLM Family, na sabi ko, hindi po ako magbabago. Kaya napakahirap sa akin. Paglaya ko, Antimano, pumunta agad ako ng Camp Crame, lahat ng pulis, binigyan ko ng libreng bigas at saka ng libreng salamin sa mata. Pumunta ako ng Isabela, 20,000 sa Naguilian, binigyan ko ng wheelchair at saka libreng salamin. And pumunta ako sa bayan ng Ramon, 3 araw ako sa Ramon. Thousand after thousand, lahat ng tao ron hanggang Ipugaw, nagpuntahan sa Ramon. Libreng check-up, libreng salamin. Lahat ng crippled, libreng wheelchair. Francis, alam ko lahat yun dati. Nakikita kita dati pa lang. You see? Sobra. Now, may uncle eh, sa Ramon. Oh, sa Ramon, nandiyan ang pinakamalaking lupa ko. Isabela ba kayo, Sir Francis? Marami kong minana dyan. Ang nanay ko, nandiyan dyan. Yes. So, yung sa bayan ng Ramon, yung mayor dyan, ninong ko, Kabinyag, yung attorney ng bayan, yung susunod na mayor, kinakapatid ko. Isabela din ako, sir. Oo, nandiyan ang lupain ko. Saan ka si Isabela? San Isidro, sir. Yung hepe ng intelligence ng buong Isabela, bata ako yan, si Colonel Dulin. Iyan ang nagdadrive sa akin pag nandiyan ako. Uy. Baka nga po ilalim yung patay ko, pero ibubulong ko na lang sa'yo yun, sir, kasi yung tatay ko. Sige, pakiat kayo. Ididm ko na lang sa'yo, sir. Sige. Pakiat! Ayan, guys. No? So, yung iba po kasi, nakikita ko kasi ang pangat ng comment ng iba eh. Down na doon. Ay, wala yan. 5 tao lang yan. Puro yung comment na nagko-comment ng pangit. Ma. Tingnan mo bagong gawa yung account. Yun nga po eh. Bakit hindi sila makapag-comment dito sa akin? Ako po, Diyos ko. Hello po, Ate Cam. Hello po. Hello po, Ate Cam. Good evening po. Hello po, good evening po. Hello po. Hello po, good evening po. Magandang gabi po.
Yes, paano po kayo tutulong namin kayo, Ate Carmen? Manghihingi lang po sana ng kaunting tulong po para sa pambili po ng gatas at parasol. Single mom po. Taga-saan ka? Antipolo po. Bakit po ang hilig niyong magpatira sa lalaking irresponsable? Manong sa akin kayo lahat nagpatira. Okay. Ilan taon ni anak mo? Ano po, is yung panganay ko po, 6 na taon. Yung pangalawa po, 2. 2 taon po. Yung bunso? 2 taon po. Ah, so 2 lang anak mo? Opo. Normal delivery, cesarean? Normal naman po. Ah, normal. Okay, sige. Okay. Sabi Aguilar. Sabi ni Sunny Aguilar, kayong mga basher, di nyo kaya si boss. Kiwewe. Loko to Sunny Aguilar na to. Ate, ilang taon ka na? Ito ng bata pa si ate. 28 po. Huh? 28? Kamukha ni bata. Kamukha ni bata. Alam mo ulit sa'yo. Parang bata. Baby face. Parang bata pa yung mukha niya. Oo nga, parang mga 17? 16 yung tsura. Oo. Oo. Oo, ano? Parang mga 17, maganda ka pa kay Mapin eh. Sana ako, Sir Francis. Antipolo Rizal? Opo, Antipolo po. Kailan ka pa nanonood sa amin? Ano na po? Pang higit isang linggo na po. Higit isang linggo na? Opo. Padaan-daan po paghapon po hanggang gabi na po. Kasi po may trabaho pa po sa umaga. Saan ka nagtatrabaho? Service crew po. Anong food chain? Hop! Ano? Ano? Sandali. Jollibee po. Dapat Hulyang Bubuyog? Na-advertise pa eh. Paano ko sisingilin yung si Hulyang Bubuyog din eh? Anyway. Jollibee, baka naman daw. Jollibee. Nagtatrabaho ka ate, tapos ang anak mo, sino nagbabantay? Yung mama ko po. Asawa mo nasaan? Wala po. May iba lang asawa. Ay nako. Bakit? Naghanap na ng masikip? Masikip? Ay, 2 na kasi eh. Di normal delivery. Di wang malo na yun. Grabe na. Kirauli yung lalaking yun ah. May iba na asawa tapos may anak na rin sila. Hindi ko na po alam eh. Hindi nagsisuporta. Oh, ganito. Ano bang kailangan mo? Pambili ng ano? Gatas lang po, tsaka diaper po. Tapos po, pampacheck up po ng ano. Hindi po kasi pantay yung dibdib ko. Marami pong nakakapang bukol po. Mga magkano yung gusto mong hingin sa amin? Huwag mong lalaki. Hindi po ako humihingi ng malaking halaga. Kayo na po. Hindi nga, tinatanong ko nga. Sa tingin mo, mga magkano yung gusto mong ibigay ko sa'yo? Hindi ko din po masasabi kahit kaunti. Hindi nga, tinatanong ka kita kung magkano. Magsabi ka kung magkano. Kung magsabi ka. 500, 1,000, ano, magsabi ka. Kahit po 500 pang pa-check up po. Tapos pambili lang po ng diaper at gatas. Pambili ng diaper at gatas. Okay, ito, magkano na babayad sa check up ngayon? Sige, anong number mo? 0912. 0912. 463-763-7864. Pag kami magte-text sa'yo at sasabing tauhan ko, i-click mo yung link. Huwag mong gagawin yun, ha? Apo, sige po. 500 lang hinihingi mo? Sige po. O, pakicheck mo nga kung magkano yan dumating dyan. Pakicheck mo. Okay na po, meron na po. Magkano? 2,000 po. Okay, ayos na yan. Okay po, thank you po. Maraming salamat po. Opo, salamat mo yung mga tao rito.
Thank you po yung sa nag-invite po sa akin. Thank you po kay sa mga ano po nasa box po. Kay Ma'am Jaya po, kay Sir JBL po, thank you po. Kay Mami Queen, kay Ate Mo Fin po. Oh, kay si Ate Arky po pinasarapa, pinasalamatan. Kanino po? Kay Sir RJ po. Okay, Jean. Kay Joanna Negra. Joanna Negra. Salamat po. Kay Ma'am Joanna po. Mm-mm. At saka magpasalamat ka sa Filipino Family Club International. Mm-mm. Maraming salamat po sa Filipino International Family Club po. Okay. Saan branch ka ng Julian Bubuyog nagtatrabaho? At kakain niya ako doon? Jollibee Teresa po. Sige, sige. Ilan ba ang branch doon ng Jollibee? Sa Teresa po, ano lang po, isa lang po. Oh, isa lang. Sige, kakain kami doon. Kakain kami. Ililibre mo ba ako ng isang hamburger down? Sige po. Okay. Kakain na ako dyan eh. Oh, sige. Maraming salamat at sana maraming kami. Maraming salamat po. God bless sabi you, Kams. Hindi man malaki ang binigay namin, hindi man malaki, pero ang hinihingi mo yung 500, dinoble ko ng 4 na doble. Yeah.